For tubeless tire, ano ba yung mas okay na ipang repair? Itong plug o yung tinatawag nga nilang pasak, or itong patch o yung tinatawag nilang tapal? So ano ba yung mas okay dito sa dalawa na to? Siguro, pag-usapan muna natin yung advantage at disadvantage. Okay, dito muna tayo sa plug o yung tinatawag nga nilang pasak. Ano ba yung advantage nito? Ang pinaka-advantage nito ay hindi na kailangan tanggalin yung gulong dun sa rim. So, kumbaga, kailangan na lang i-implate yung gulong at tusukin, then iiwanan dun yung pinaka-goma at yun ay magpapabara para hindi na sumingaw yung ating gulong. Well, the disadvantage, ang pinaka-disadvantage nito is kahit napakaliit ng butas ay kailangan palakihin. Kaya nga meron sa repair kit niya, meron yung parang pangkikil. So ngayon, kailangan mong palakihin para maitusok mo yung kanyang goma. Para yun yung magpapabara. So yun yung medyo problema doon. Kasi ang pinaka-problema, dahil kailangan mong kikilin, there's a possibility na baka tamaan mo yung mga wire ng gulong. So pwedeng maging mas madaling masira yung inyong gulong. And dahil nga pinapalaki mo yung butas, pwede rin possible na maging prone sa bukol yung inyong gulong. So yun yung medyo disadvantage niya. Ang advantage naman niya is yun nga, kung meron kayong air pump or may malapit kayong madadaan ng nagpa-pump ng gulong, eh mas madali mo siyang maire-repair kasi hindi nyo na kailangan yung machine, no, para matanggal yung gulong dun sa rim. Okay, dito naman tayo sa patch o tinatawag nilang cold patch, no. So o yung tapal. Ano ba yung advantage nito? Ang pinaka-advantage nito is hindi magiging prone dun sa bukol yung inyong gulong if ever naman nabubutas, and hindi niya na kailangan palakihin pa yung butas. Kumbaga, sa loob kasi itinatapal yung goma. Ang disadvantage naman ito is kailangan nyo ng machine para matanggal yung gulong dun sa rim. Kasi yun nga eh, kailangan mo munang tanggalin, then ang pinaka procedure dyan is pagkatanggal ng gulong, medyo igagrind ng konti para maging smooth, then tsaka palang ilalagay yung patch. So ano ba yung mas maganda? Para sa akin, mas better pa rin talaga yung patch o yung cold patch dahil hindi na kailangan palakihin yung butas ng gulong. Actually, based on experience, ang mga gumagamit lang naman nitong tinatawag nating pasak sa mga vulcanizing shop pa, eh yung mga shop na walang machine o walang hydraulic machine para tanggalin yung rim dun sa gulong. Pero dun sa mga shop na may mga ganong machine, eh yun talaga yung preferred nila. So, in terms of cost, well, mas mura yung tinatawag nga nilang plug kasi nga mas madali yun. Pero, in terms naman ng longevity, para sa akin mas okay pa rin talaga yung cold patch. So, yun yung pang-repair ng ating tubeless na gulong. Salamat sa panood, keep safe, and don't forget to like this video.